Society, itong pinakamalaking animal conference na magaganap na Malarnarnia ang peg. Ano-ano, panood nyo ba yung Narnia, ha? Ano-ano ang mga klaseng hayop ang makikita dito at anong mga ganap? Pang buong pamilya ito, Tita Winnie, kung saan may performances ang mga pet sa mga hayop. Cute. Pwede rin mag-shopping at mag-adopt ng mapupuso ang pet. Anong advocacy ito at iba pang detalye mula sa ating panauhin? Kausapin natin ang co-founder ng Hound Haven, si Adi De La Cruz, kasama rin si ang founder ng Pet Revolution Animal Con, si Benedict Yuheko. Welcome to Happy Night, boys! Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ma'am Winnie. Good afternoon, Ma'am May. Hi. Yes. Hi. Okay. Good afternoon. Ngayon, si Hound Haven. Ang Hound Haven, si Adi. Ano? Okay. So, tanungin natin ang role. Anong role ng Hound Haven sa Animal Con na magaganap? Adi. Hi, Tita Winnie and Tita May. So, Hound Haven po, kami po ay isang non-profit organization na hindi katulad ng ibang animal shelter, we cater to retired working dogs po sa Philippines. Siguro po yung iba napanood nila yung feature na sundalong aso sa ibang media outlet. Basically, ito po yung mga nagretiro na working dogs sa Philippines. Nag-serve po sila sa military o kaya sa private security agency. So, ang ginagawa po namin, we take them in and then naghahanap po kami ng mag-a-adopt sa kanila. Wow! Okay. So, ano, tanungin ko naman si Benedict. Benedict, ano ba itong advocacy ng grupo ninyo at nabuo itong Animal Con? Sino bumuo? Ikaw, syempre, ikaw ang ano. Actually, ma'am, Ma'am May and Ma'am Winnie, tatlo kaming farm permit holders na nagtayo nitong Animal Con and yung Pet Revolution. So, isa kasi sa main advocacy namin is to bridge the gap between the caretakers ng mga pets, ng mga animals, and i-connect namin siya sa business side kasi ang isa sa primary goal nitong event natin is to help yung and promote yung mga small businesses which involves in the animal industry. Yung mga, let's say, small-time na pet supplier ka ng mga dog or cat accessories, or gusto mo mag-business, mag-resell ng mga pets, or gusto mo naman mag-venture into exotic animals. So ito yung event na para sa inyo kasi parang one-stop shop na to eh. For everyone. So, pang family, pang businessman. So, lahat ng opportunities nandito para sa inyo. Tungkol sa pag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop. Ano, Bendik? Yes, ayun. Opo. Eh, kaya lang, teka, sandali, yung picture na pinapakita, may ibis! May nag-aalaga ba ng ibis? Yes, ma'am. Actually, on the exotic side, meron kaming tinatawag na iba-ibang breeds ng mga roaches. Eh. Although, ang pinaka-popular na alagaan is yung mga Madagascar na hissing roaches, which is yung mga malalaki, mga almost 2 inches, ganyan. And hindi sila yung usual na roaches na, alam mo yun, yung madumi or what. Kasi itong mga to, inalagaan na, tapos medyo may kamahalan din yung mga pagkain nila. Ay, kasi talaga ba? Ito, yung nasa picture, yun nandyan. Yes. Yan po yun, yung Madagascar na hissing roaches. Yan. Anong kinakain niyang mga yan? Ano man, ba't ka mag-aalaga niyan? Normally, ang pinapakain ko for me dyan is yung mga animal feeds na high on protein. Huh? Kasi kung naaalala nyo sa ibang mga challenge ng mga TV shows, minsan yan yung mga pinapakain sa kanila. Talaga? Mga roaches. Good source of protein din po kasi yan. Hindi ba nangangagat yan? Hindi naman po, ma'am. Ano lang siya, medyo nakakakiliti lang pagka pinagapang sa kamay or what. Ah, pinapagapang sa kamay! Yes. Okay, ilang klase, so when we go there sa event niyo, ilang klase, gaano ka daming hayop o pet sa makikita namin dyan, Adi? Opo, ayan. Ay, sorry, I think that's for Sir Benedict. Pero kasi Benedict. Okay. Opo, okay. Hindi Animal ko, no? sorry. Yung first question, yung role po ni Hound Haven dun sa event is, ano po kami, beneficiary kami. So nagpapasalamat po kami kay Sir Benedict na they also partnered with us na mga non-profit to benefit from this event na business related. So, Sir Benedict, salamat. Ayun. But part of the, ano, thank part you, of you. The earnings will go to you. And you're just one of them.
Adi. Yes, ma'am. Ah, marami ba sila, Benedict, na sinusuportahan ninyo? Yes, ma'am. Actually, nag-invite kami ng different animal rescues and beneficiaries. Okay. So yung mga part ng proceeds na makokollect namin, hopefully, we will give them something. Ay, para nice. Sa kanilang mga advocacies. And kasi nga, ma'am, isa rin sa advocacy ng Pet Revolution is, syempre, bukod sa i-promote namin yung legal keeping, kailangan din naming tulungan and masuportahan yung mga iba-ibang beneficiaries so that they can sustain yung kanilang magandang advocacy sa ating mga pets and animals. At pwede rin, Benedict, bumili kung meron silang... Yes. So may selling din ng pets doon. Yes, ma'am. For the dogs and cats, we allow selling for the small animals. Dogs and because meron naman kaming let's say may mga meron naman kaming mga receipts or what, mga ganun, kumbaga in legality speaking, pwede po. Ayan. O sige, Benedict, mag-invite ka para sa inyong magaganap na Animal Con 2023. Okay, everyone, I'm inviting you to come and see Animal Con 2023. It is on February 10, 11, and 12 at the SMX Convention Center sa SM Mall of Asia po ito. Halls 3 and 4. So dalawang hall po ang kinuha natin sa Animal Con. And we promise you na marami kayong makikita ng variety of animals. And if you're into business stuff, marami ring mga businessman doon and businesswoman na pwede niyong kausapin if you're planning to venture on a business perspective kasi mga suppliers natin lahat nandoon. And syempre ang aning mga ating mga animal beneficiaries yan. Sila yung talagang tutulungan natin dito sa event na to so they can sustain their advocacies yan. Tulad nila. Benedict, free ba entrance? Actually, the entrance tickets, ma'am, meron kaming binibenta ngayon sa amin mismo sa Pet Revolution na ₱350 for 3 days na yon, 3 day pass. Friday, Saturday, Sunday. But if gusto niyo isang araw lang, mismo sa SMX Convention Center, meron nagbebenta, ₱200 per day. Ayun. Naku, maraming salamat, guys. And believe ako sa inyong ginagawa dahil hindi biro ang magsama-sama ng ganitong klaseng kalaki ng event. Thank you so much, ha? Thank you, ma'am. Ang Houndhaven, ang mula Houndhaven, si Adi De La Cruz. At ang mula naman sa Pet Revolution na nag-hold ng Animal Con 2023 happening February 10, 11, and 12 sa SMX Convention Center, si Benedict Yucheco. Push nyo yan!